ganun lang. Pero ngayon, kung dati tuwing weekend lang lumalabas ang pamilya ni Jonah, ngayong araw, naabutan namin silang nagpipiknik sa Burnham Park. Ay, ma-feel mo yung lamig ngayon kasi ang sobrang init. So dito parang probinsya? Parang probinsya. Paraan din daw nila ito para makatipid. Electric fan pag mainit, mga basta magsimula yung 9, nag-electric fan na. Lalo yung mga bata. Sa Burnham Park din na piling ipasyal ni Joyce ngayong araw ang kanyang alagang aso. Dahil sa init ng panahon, maya't maya niya itong pinapainom ng tubig. Para pa hindi po sila ma-dehydrate ate. Then kasi lalo na po sobrang init po ngayon ate. Unlike po dati. Dismayado rin ang turistang si Fernaline sa muli niyang pagbisita sa lungsod. Eh, bagyo eh, malamig diba? Pero ngayon eh, sobrang init naman. Nakasando nga ako eh. Nagdala na nga ito ng payong dahil masakit daw sa balat ang sikat ng araw. Pumalo sa 27 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio ngayong araw. Malayong mas mainit ito sa average temperature ng lungsod na 20.6 degrees Celsius. Paliwanag ng PAGASA. Mabagal ang hangin natin, mahina, hindi niya na itutulak yung init. Kanya mainit yung panahon natin. May paliwanag rin sila kung bakit nakararanas ng malakas na pag-uulan tuwing dapit hapon hanggang gabi. Mas maano kasi ang thunderstorm kasi ngayon kasi yung init, yung lamig at yung init naghahalo. Yun yung ng thunderstorm. Bahagyamang mas uminit sa summer capital of the Philippines, para sa turistang si Esther, hindi pa rin daw maikukumpara ang experience ng pagbabakasyon sa Baguio City. Sabi, matindi ang init. Dito, okay. Para kang nasa aircon pa rin. Kahit may araw. Oh. Asahan naman ang mas mainit pang panahon sa Baguio sa susunod na mga buwan dahil sa paparating na El Nino. March 15, 1988, naitala ang pinakamataas na temperatura sa lungsod sa datos na 30.4 degrees Celsius. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.